Mabuhay! Muli ako po si ANGeL Shares Ragsak. And welcome also their students, friends, and classmates to the show that never ends. No kidding aside, to our new topic with regard to history. And let me remind everyone that my views, perspectives that I would be sharing do not necessarily reflect the views and perspectives of the organization that I am connected with. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik. You have to sit back, relax, and enjoy. Have fun learning because we always tell it's cool to be learned. Patugtog muna tayo. Okay, so our today's topic would be about historical criticism. Okay, so hopefully at the end of the video, we should be able to discuss historical criticism, lalo na po sa ating pong mga estudyante, ha? Kailangan po nating malaman, maintindihan kung ano po ang historical criticism. Okay, so we have question here. What is historical criticism? Other term for historical criticism, we have source criticism. We could also say historicism. We could also say historical critical method. And we could also say higher criticism. O, diba, ang daming tawag dito sa historical criticism. Pero napaka-importante ito kasi it's ito sa pinagdadaanan o pagdadaanan ng mga historiador at researcher pagdating sa paggamit ng historical method. Kasi dito sa historical criticism or source criticism, ang tinitignang mabuti dito, ini-interrogate at ini-investigate ay yung mga batis or tinatawag natin na sources in English. Kung itong mga sources na to, itong mga teksto na to, itong mga dokumento na to ay papasaba na maging ebidensya ng kasaysayan. Kaya nakalagay dito, in order for a source to be used as evidence in history or fact of history, basic matters about its form and content must be settled. So, na-highlight po yung form, yung salitang form at yung salitang content. Kasi ito ay napaka-importante sa pag-aaralan po natin ng dalawang steps ng historical criticism, na ito ay ang 1, external criticism, na it talks about the form, and internal criticism wherein it talks about the content. So external criticism is the first one to conduct than internal criticism. So una external muna ha bago internal criticism. So first we have to know what is external criticism. So from the term itself, external yung panlabas, di ba? Kumbaga yung panlabas, yung sabi nga natin kanina, its form. Now, in external criticism, it talks about its authenticity. The problem of authenticity or the question of authenticity. Kailangan natin malaman kung itong dokumento, kung itong teksto na nakuha natin, ito ba ay tunay o siyang totoo. Diba? So, the objectives of this external criticism, parang napaka-uuhi ko naman dun. Anyways, going back. So, the objectives of external criticism is to spot fabricated, forged, fake documents. O, sa madaling salita ay hindi totoo, hindi tunay na mga dokumento o teksto. At pangalawa, to distinguish hoax or misrepresentation. Okay, yan yung external criticism. Now, in testing authenticity, on testing the authenticity or questioning the authenticity, mayroong kailangan mga steps na kailangan natin na maisaalang-alang. Okay? So, una, we have to determine the date of the documents to see whether they are anachronistic. Ano bang tinatawag natin na anachronistic? Para mas madali nating maintindihan yung term na anachronistic, ito yung out of date, hindi magkutugma yung kung ano man yung nasa dokumento or teksto sa panahon na meron nung time na yon. So, nakalagay nga dyan, pencils did not exist before the 16th century. So, kung may dokumento na nagsasabi na itong dokumento na to ay noong 15th century, pero nung tinignan mo ang gamit na pinanulat dun sa papel, it's actually a pencil. Now, that document
na sinasabi na nag-exist noong 15th century ay hindi di totoo, hindi siyang hindi tunay. Bakit? Kasi nga ang pencil ay nagkaroon lang ng pencil noong 16th century. Okay? So isa pang example ay nakakita kayo ng picture na ang picture na yon ay Andres Bonifacio tapos meron siyang hawak na cellphone. So alam mo na anachronistic yon. Bakit anachronistic? Kasi nga, nung time na Andres Bonifacio, wala pa namang cellphone. Okay? So, that is anachronistic. Kaya yun ay hindi mo pwedeng gamitin as a source of history because it is anachronistic. That is not authentic. Eh, kailangan natin ng authentic na source o ebidensya ng kasaysayan. Pangalawa, kailangan malaman natin yung author, kung siya ba yung tunay talaga na author na yon. So, pag sinasabi na, dokumento ito ni Rizal or manuscript ito ni Rizal, so, titingnan mo yung handwriting ni Rizal o yung signature or yung seal na ginamit ni Rizal. Then, you compare it to the accepted or considered as a source of history. O sabihin natin, you have to check if this is actually the handwriting of Rizal comparing it to the accepted ones already. Okay? Next one, the anachronistic style. If it's an anachronistic style, yung sinabi natin kanina ng anachronistic, it's out of date. Di ba? Kaya pag sinabi natin anachronistic style, ang tinitignan naman dito ay yung idiom. Are there figures of speech before or phrases before na nagagamit na nung time na yon? Ngayon, kung may dokumento na yon na yung mga term naman na yon ay hindi ginagamit nung time na yun, then you would have to know that that is not authentic. Orthography, and then we also have punctuation. If you say orthography, this is actually the standardized procedure of writing, specifically with regards to spelling and even punctuation, hyphenation, emphasis, those things. Kung mga yon ay hindi pa nagagamit nung panahon na yon, tapos may nagsasabing itong dokumento na yon using such spelling or such punctuation ay nung time na hindi naman ginagamit, then definitely that is not authentic. Okay? So, forged yun or fake or misrepresented. Hindi pwedeng gamitin as a source of history. Then, we also have anachronistic reference to events. Again, the term anachronistic or out of date. So, example of that, it's too early, too late, or too remote. Then the fifth one, we have provenance or custody. If you say provenance, this is actually, you have to check the origin, no, of that particular document, saan ba nang galing, and you have to track the origin of that particular document. Now, bakit kailangan natin i-track kung saan nagmula yung dokumento or text na yun? Para malaman natin kung yun ay totoo. Determine its genuineness. Okay? Next, we have semantics. Semantics, it's determining the meaning of a text of a word. Kung yung word ba yun or meaning of a text, meaning of that text or meaning of that word, meron na ba nung time na yun? And then the seventh one, it's hermeneutics. Determining ambiguities. Okay? So, ito yung pinaka-objective naman ng hermeneutics. And these semantics and hermeneutics are part of to test or to check if that document or manuscript could be considered as a source of history. Okay? Now, if we're done with external criticism, then we also have the second step, which is actually deeper than external criticism, or mas matindi pa nga ito na paraan ng pag-criticize, no, ng source. So, we have internal criticism. Now, this is to test the credibility of that particular document that we are investigating. Okay. Now, relevant particulars in the document. Is it credible? So, yung mga particulars na tinitignan natin sa dokumento, credible ba to? Reliable ba to? Dependable ba to? Trustworthy ba to? Okay. So, kailangan nating sagutin yung mga yan. Now, another one also in internal criticism that we have to take note is that
the term very similar. So, pag sinabing very similar, according to Louis Gottschalk, understanding history. Actually, all those things that we are telling you here, it's from the book of Louis Gottschalk, Understanding History, a primer to historical method. Okay, going back to very similar, as close as what really happened from a critical examination of best available sources. So, tinitingnan natin kung yung dokumento ba na meron tayo ay chine-check or chine-check natin kung ito ba ay talagang sa tingin mo nangyari nung panahon na yon. So, you are or we are or the historian or the researchers critically examine the sources, if those sources really the content of those sources really happened at that particular event that they are actually investigating, kung talaga bang nangyari yon. Okay, so under tests of credibility or internal criticism, just like in external criticism, we have to take down notes, important things or important steps, steps, or it could be salient points in testing the credibility of a particular source. Okay, the first one is we have to identify the author. Okay, so titingnan natin kung reliable ba yung author, no? Its mental process, wala ba siyang, you know, mental instability, so kailangan nasa wisyo siya, and of course the personal attitudes. Then the second one also that we have to take down note under test of credibility, it's determination of the approximate date. Okay, ano ba yung approximate date kung saan yung gusto nating alamin na event, no? So anong date yon? So kailangan natin yung alamin yung date or approximate date of that particular event. Okay, the third one is ability to tell the truth. Is the author of that particular document has the ability to tell the truth? Titignan natin gaano siya kalapit nung time na yon, yung event na yon. How competent that witness is or that person is or that author is who wrote that particular document. The degree of attention of that particular person who was at that event. Okay? And then the willingness to tell the truth. Yung author ba na yun na nagsulat ng manuscript or text or dokumento na to ay willing ba talaga siya na magsabi ng totoo? If that particular person is coerced, then of course that manuscript or text that he wrote or she wrote could not be considered as a source of history. Why? Because there's no willingness. So kailangan dapat may willingness to tell the truth. Okay? Next, important also it's corroboration. So dapat ang dokumento mo, kung meron kang dokumento na to na nagsasabi na ganito yung nangyari, dapat meron siyang kaparehas, very similar or medyo parehas, kung hindi man parehas na parehas, medyo parehas dun sa sinasabi ng isa. And those two documents should be independent. Okay? Pag sinabi nating independent, hindi sila magkaibigan, hindi sila magka-relatives, o kaya meron silang vested interest na parehas, they are dependent, so dapat yung isa walang vested interest dun sa isa. So that's independent. So, paano ba bibigyan natin ng example? So let's just say, I am a friend of yours, and I have a testimony. Okay? And that you as my friend also have a testimony kasi nga involved tayo sa, let's just say, isang event. And that considered to be a significant event. And then, kinuha yung
yung testimony mo as something that it is credible. So, yung sa akin, friend kita, alam nila na friend kita, would they be getting my testimony? Pwedeng hindi because it's dependent. So, kailangan nila independent testimony. So, pwedeng yung isa na testimony ng meron pa, na, nandun din sa nangyari, pinangyarihan, tapos you're not friends, you're not relatives, kumbaga, hindi kayo magkakilala. So, if that one, nakita nila na merong very similar dun sa sinasabi mo rin, pwedeng kunin nila yon because that is an independent testimony. So, kailangan may corroboration. Whatever you would have to tell or whatever what the content of that particular source ay may it corroborates, kumbaga may kaparehas dun sa sinasabi ng independent testimony of another document or of another text na sinulat ng ibang tao na hindi naman magkakilala or hindi naman friends or hindi naman relatives or whatsoever, they're independent with each other, then that could be considered as a source of history, and that is corroboration. Okay? Again, let me just remind you that all those things that I have presented, those slides, were actually from the book of Luis Gutschak. Now, we have to highlight this one. And this was actually taken from the presentation of Dr. Aurelio Swan. There are three major components to effective historical thinking. First, you have to be sensitive to multiple causation. There are multiple causes. Then, second one is you have to be sensitive to context. If you're doing historical criticism or conducting historical criticism, aside from deciphering or scrutinizing the meaning of the text, you also have to be sensitive to context. Context kung ano yung meron nung time na yon. Kung pwede nga yung cultural context, economic context, political context, aralin mo para mas maintindihan mo yung meaning nung text na yon na sinasabi dun sa dokumento or sa text na ating tinitignan, okay, as our source of history. Then also, we have to be aware of the interplay of continuity and change in human affairs. Okay, so yan po ang historical criticism, where we have to take note of Miss Ludmila Jordanova. This is she is a British historian. That ang sabi niya, all historians, whatever their professional status, have ethical obligations to be humane, accurate, self-aware, and judicious. Kaya nga, ang mga historians ay talagang gumagamit ng metodo para maging fair, maging quote-unquote objective, at para manarrate talaga nila kung ano talaga yung nangyari. Hindi man yung 100% of what had happened in the past, at least ma-recreate, ma-reconstruct nila yung sa tingin nila ang nangyari nung nakaraan, pero dapat base ito sa mga teksto o dokumento na kinukonsidera as source of history or evidences in history. Pero bago maging sources of history or evidences in history or facts of history, kailangan mo na itong pumasa, maging accepted ng mga historiador sa pamamagitan ng paggamit ng metodo na historical criticism. Then this is part of historical method. Okay? So, yeah, let me just acknowledge again the presentation made by Dr. Maria Florina Aurelio Swan, and also my references. Actually, book lang ito ni Gutschak, na sama lang yung kay Howell. Never mind Howell, though you have to read Martha Howell and Walter Prevenir from Reliable Sources, An Introduction to Historical Methods. But for this presentation po, I heavily used
or read again paulit-ulit na itong libro po ni Louis Gutschak na sinulat po niya noong 1969, Understanding History, A Primer of Historical Method. Kaya yun po, maraming salamat po. So hopefully in this video, meron po tayong naintindihan kung ano ang historical criticism. So kung gusto niyo po ng mas malalimang pagtalakay at mga example po ng mga tinalakay ko tungkol sa historical criticism, no, yung step by step, sana puntahan niyo, bisitahin niyo po yung vlog ko na Understanding Historical Criticism. Doon po mas komprehensibo po ang pagpapaliwanag ko kung ano ang historical criticism. So yun po, no? So natapos na po ang ating discussion tungkol sa historical criticism. Muli po, ako po si ANGeL Shares. Ragsak. And hopefully sa mga susunod ko na same time.